bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. Isa na namang disqualification case ang inihain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos sa COMELEC. Inihain ang panibagong disqualifikasyon ng isang grupo ng mga petitioner na kinabibilangan ng mga miyembro ng Akbayan at ng martial law survivors. Tulad ng mga naunang kaso na isinampa para mapawalang visa ang presidential bid ni Bongbong, ang pinakahuling DQ case ay nagsasaad na ang dating senador ay pinagbawalan ng public office bilang resulta ng kanyang 1995 conviction dahil sa hindi paghahain ng income tax return. Ang pinakabagong petisyon ay ang ikapito na inihain laban sa kandidatura ni Marcos. Tala sa ibang balita naman, kinumpirma ng Quezon City Regional Trial Court na hindi nagbayad ng multa si dating Senador Bongbong Marcos kaugnay sa kanyang tax evasion case. Ayon kay Fidel Slim petitioner laban kay Marcos, naglabas ang QCRTC na certification na nagsasabing wala silang record ng anumang compliance of payment ni Marcos sa naging desisyon ng RTC noong July 27, 1995 o ng Court of Appeals noong October 31, 1997. Sa naging desisyon noon ng RTC sa tax evasion case ni Marcos, hinatulan itong makulong at pinagmulta ng tig 2,000 piso sa bawat taong hindi siya nagbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1984. Nang iakyat ito sa Court of Appeals, pinagtibay ang hatol kay Marcos pero inalis ang parusang pagkakakulong at sa halip ay pinagmulta na lamang ng 36,000 pesos. Samantala, nakikipag-ugnayan ng DCWB sa kampo ni Marcos para makuha ang kanilang panig, sumalit wala pa silang tugon. Nagpasalamat si Manila Mayor Isko Moreno kay Pangulong Duterte kasunod ng anyay matagumpay na tatlong araw na National Vaccination Drive kontra COVID-19. Sa pagbisita ng presidential aspirant sa Mabalacat, Pampanga, pinuri nito ang inisyatibo ng gobyerno para sa epektibong bakunahan, lalo na sa mga lalawigan. Ito namang katagumpayan ng ating bansa, pinagpapasalamat din natin yung bagong polisiya at direksyon ni President Duterte, wherein hinikayat niya ang mga lokal na pamahalaan na matagumpay ng nabakunahan ng kanilang mamamayan na sumali sa National Vaccination Day. Kumpiyansa si Yorme Isko na makakamit ng bansa ang sapat na proteksyon laban sa virus bago matapos ang taon kung magpapatuloy ang programa. Imagine if we're doing this every single day, by the time the end of the year, baka madali na natin ang lahat. That's true. Oh. Everyone now is protected. Now, may panlaban na tayo sa COVID-19. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa higit 7.6 million ang nabakunahan hanggang kahapon. Ipinauubaya naman ng National Task Force sa mga lokal na pamahalaan kung i-extend hanggang ngayong Biyernes ang bayanihan bakunahan. Nais pa rin ni Senador Manny Pacquiao na pag-isahin ang dalawang paksyon ng PDP laban. Pero sabi ni Pacquiao, dapat tanggalin na si Energy Secretary Alfonso Cusi sa partido. Banat pa ng presidential aspirant, puro politika ang inaatupag ni Cusi, gayong napakalaki ng problema sa mahal na singil sa kuryente at presyo ng langis. Si Cusi, tanggalin na sa officer sa PDP kung may katungkulan man siya. Kasi nadadamay yung mga members na iba. Kasi may vested interest siya eh. Secretary ka ng energy. May problema pa tayo sa kuryente, tapos politika ng politika. Kasabay nito'y nilinaw ni Pacquiao na hindi sila magkaaway ni Pangulong Duterte. Wala umano siyang sama ng loob at hindi siya galit sa presidente. Pero tumanggi ang senador na sagutin kung kukunin bilang guest candidate sa pagkasenador si Pangulong Duterte. Yaga na ng Court of Appeals si Rappler CEO Maria Ressa na makapagbiyahe papuntang Oslo, Norway upang personal na matanggap ang kanyang parangal. Naglabas ng resolusyon ang Special 7th Division ng Court of Appeals ngayong araw na nagbibigay ng mosyon kay Ressa na umalis ng bansa. Isa si Ressa sa ginawaran ng 2021 Nobel Peace Prize bilang pagkilala sa papel ng mga journalist sa panahon ng fake news na banta sa demokrasya. Siya rin ang kauna-unahang Filipino-American
America na nakatanggap ng award sa ilalim ng individual capacity. Tatagal naman ng 5 araw si Reza sa Norway mula December 8 hanggang December 13 taong kasulukuyan. Matatanda ang hinirang ng Administrasyong Duterte or hinarang ng Administrasyong Duterte sa pamamagitan ni Solicitor General Jose Calida ang paglipad ni Maria Reza matapos mabigyan nito ng pahayag magbigay ng pahayag laban sa justice system ng Pilipinas. Dapat personal na magtungo sa Commission on Elections si Senator Bongo para opisyal na umatras sa presidential race sa 2022. Ayon sa election lawyer na si Attorney George Garcia, may susumpaan pang salaysay sigo para formal na bawiin ang kanyang Certificate of Candidacy. Kinakailangan siya po ay opisyal na pumunta sa COMELEC at magdala ng tinatawag na, ito po ha, may form mismo yun. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na Statement of Withdrawal na panunumpaan po niya. Manunumpa ulit. Siya sa isang notaryo publiko o kung sino man yung otorisado na magpanumpa ng isang dokumento katulad yan. Pero alam niyo po ha, ito napakatindi ng requirement na yan, Katunin at Kajet. Sapagkat, ang sabi po ng patakaran at mismo ang Omnibus Election Code, dapat ay personal na i-file Yung withdrawal. Hindi pwedeng representative. Ay, hindi po pwede. Yung una nang ipinaliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez, nakasama pa rin ang pangalan ni Go sa balota hanggat hindi formal na umaatras. Mayroon pa raw hanggang May 9, 2022 ang sinumang kandidato para mag-withdraw ng COC. Gayunpaman, maituturing ng stray o masasayang ang makukuha nilang boto. Bukod rito, hindi na rin pwedeng i-substitute ang kandidatong voluntary na aatras sa 2022 elections. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!